it's me, Jellybean. If you are new to my channel, please subscribe to my channel, guys. And for today's topic, para naman tayo nagtuturo. Okay, kita nyo naman sa thumbnail, guys. Ang topic natin ngayon ay how to do waxing down there or bikini area. Wala nang mahaba-haba pang intro, guys. If you want to know more about this video, just keep on watching. For today's video, I'm gonna share you guys how I do my waxing. Pero of course, ano naman, syempre hindi ko papakita yung part na yon, 'di ba? Hindi naman pwede dito sa YouTube yung ganun. I'm gonna share lang kung paano ko siya ginagawa step by step, guys, at the back of my hand. Syempre, hindi ko pwedeng alam niyo na yon, guys. 'Di ba ngayong quarantine, bawal lumabas. So, all we can do is just do it yourself, 'di ba? Bawal lumabas, bawal magpaba, kung saan mang mga salon. So, ayun, talagang gagawin mo is at home lahat. Sino ba yung nagwawax sa inyo, guys? Please comment if you same kayo sa akin na nagwawax ng underarm, bikini area. Kasi ako talaga nagwawax, ayoko ng hair. So, nagsesearch ako ng magandang product. At itong product na to, na kita ko lang to at matagal ko na siyang ginagamit, guys. Actually, na-share ko na to sa inyo sa haul ko last time. Kung napanood yung isa kong video, na-share ko na siya. Ito yung product ng Esme Organics. Yan, this one. Yung nakaraang pinakita ko sa inyo is watermelon. Ah, aloe vera siya. Aloe vera o aloe vera. Yun yung nakalagay. Pero, Esme pa rin. Ito siya. Isa siyang cold wax, guys. Hindi siya yung natural na, yung ibang wax na iniinit siya. Tapos, tsaka mo lang siya magagamit. Ito, cold wax siya. Ito yung itsura niya. Yan. Medyo mukhang bago, pero hindi. Ano ko na siya, napirasuan ko na siya, guys. Mukha lang siyang bago. Ay, nabili ko siya sa Shopee. 95 pesos. Guys, ingat pala kayo kung bibili kayo ng mga ganito. Kasi may fake na Esme Organic. So, it's better to do research muna bago kayo bumili ng mga ganito. Siyempre, dun mo siya gagamitin eh. So, better to research muna, guys. So, ayun nga, guys. Ito yung aking gamit. At meron siyang iba-ibang variant. Meron siyang, ito, yung candy wax. Kaya may candy. Iba-iba yung kanilang variant. Merong orange. If you want to smell orange down there. meron siyang, basta, iba-ibang fruit scents. Yun, meron siya. So, ikaw na yung bahala kung ano yung prefer mong variant ng gusto mo. Ito, kinuha ko candy. Medyo, na-curious ako rin. Hindi pa siya tatry. So, ito yung kinuha ko. Ang ingredients niya, guys, ay aqua, sugar, honey, lemon, whitening extract. Oh, may whitening extract, diba? Ang benefit niya, formulated for sensitive skin, protects skin from irritation. Yun. Ito yung akin. Ito yung dati kong ginagamit, guys. Ito yung pinakita ko dun sa isa kong video, yung aloe vera. Wala na to, ubos na. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung paano ko siya ginagawa. Okay? Ito yung mga kailangan natin. Eh, syempre, itong cold wax, and then strip of paper. Ang ginagamit ko, guys, is ano lang, yung bond paper lang, kasi pwede naman siya. Talagang bond paper lang yung gamit ko. And then, next is powder, kasi kailangan natin ng powder para less pain siya. Effective naman, guys, less pain talaga pag may powder yung wax na ginagamit natin. Ang ginagawa ko, nagpupiraso lang ako, kasi ano siya eh, sobrang sticky niya, at oo nga pala, guys, advice ko sa inyo, pag gagamit kayo nito, medyo, kasi medyo, ano siya, pag talaga nasa init, yung kwartong mainit, talaga maluluso siya. So, hindi mo siya magagamit, mag-memel talaga siya. So, bago mo siya gamitin, ilagay mo muna siya sa fridge nyo para medyo magtigas siya ng konti, and then, tsaka ka, yun, mag-wax. Ito maganda tong ganitong style, maganda tong gamitin pag ganito katigas, yung, pwedeng-pwede mo siyang pirasuhin. Pero kapag sobrang lambot, hindi mo talaga siya magagamit, guys. Diba? Ang ganda ng kulay. Medyo ano lang, guys. Talagang messy lang siya gamitin. Pero sulit naman kasi pag shaving, diba? Kinabukasan, meron agad. Nakakairita. Tapos ano siya, irritated na skin, medyo lang malalabas ng mga bumps kasi na-irritate na sa shaving. Kaya I hate shaving down there, guys. So, ang ginagawa ko talaga waxing ever since. Yun nga, pag shaving, ang bilis tumubo. Pero pag waxing, guys, worth it. 3 weeks na
para pa rin siyang ano, let's say, balahibong pusa. Ganon. 3 weeks na yon guys. So, worth it yung pain. Hindi naman ganon kasi sa umpisa, masakit. Oh, mando na tayo sa masakit pag sa umpisa. Pero pag naglaon na, masasanay na yung skin mo eh. So, worth it na yung pain kasi after nun, hindi ka na mangangambang tutubo agad kinabukasan. Meron kasi mga ganong hair na tumutubo, mabilis tumubo. So anyway, ito yung product na nakuha ko guys. Medyo messy nga lang siya. Ayan, pupiraso ka dun sa wax. Ang gagawin mo, para siyang imamasa mo siya hanggang sa parang talagang mimix siyang maigi. Kasi kailangan mo siyang mamix maigi. Magme-melt ng bahagya. Gawa ng kamay mo medyo warm. Diba pink na pink siya kanina? Kapag ganito na yung kulay niya, yung medyo nag-light pink na, parang na siyang candy na, ewan ko. Patingin ko sa kanya candy eh. Smell ano siya guys? Smell candy rin nga pala siya. Ayan, nagla-light pink na siya guys. Pag nagla-light pink na siyang ganyan, it means pwede na siyang gamitin. So, ganito ang ginagawa ko guys. Powder muna. Ginagawa ko, nilalagyan ko yung upper part first muna. Upper part or side kung anong prefer nyo. Depende sa inyo. Ginagawa ko, pinapowderan ko muna yung skin ko. Ganyan. Pagka-powder, yan. Tsaka ko siya. Yan. I-spread ko muna siya ganyan bago. Kung saan part na may hair ko siya ilalagay, syempre. And then, tsaka ko siya ilalapat na ganyan. Ayaw niya kumapit kasi wala akong hair sa kamay. Ayaw niya kumapit kasi wala akong hair. Kasi pag may hair, kakapit siya agad eh. Ayan. Anyway, ganyan siya. Kunyari na lang, kunyari nilapat ko siyang ganyan dun sa part na iwawax natin ganyan. And then, after nun, ididikit na natin si bond paper, anything na paper na meron kayo. Pero ma-prefer this kasi kumakapit siya talaga doon sa wax. Ginaganyan ko siya. Ayan. Ayan. And lapat lang. Lapat na lapat guys. Para naman kumapit siya doon sa bond paper. Ayan. And i-suggest ko lang. I-pull mo yung wax kung saan naka-direction yung hair mo. Huwag yung ano, yung opposite. Halimbawa, yung direction ng hair mo is papunta rito. So, ang pull mo, papunta rin dito. Huwag yung pa ganun kasi medyo makakadagdag siya ng pain pag pinul mo na siya. So, ganyan siya, guys. And then, ipupull mo na siyang ganyan. Hold on. Ganon. Isang mabilis lang na ganon. Dapat, wag mong babagalan kasi kailangan talaga mabilis kasi isang sakit na lang. Isang sakit na lang siya guys. So, kailangan mabilis yung batak mo ng gano'n, mabilis yung hila mo. And makikita mo yung hair talaga. Oh, may mga hair na maliliit siya guys. Makikita mo yung hair dito kung saan mo siya pinatong. Makikita mo nandun yung hair. And then, kung meron pang mga naiwan, ako kasi medyo nagtitipid tayo kasi ang shipping naman kasi sobrang tagal ngayon gawa ng quarantine. Mura lang naman yun. Pero yung shipping kasi natatagalan ako. So, nagtitipid ako. So, yung pagkabatak ko ng ganito, pagka-pull ko, yung may mga natitira pa, ipinepress ko pa rin siya doon. Kasi kahit papaano, makakakuha pa siya ulit. Yan, ipipress ko siya and then pull again. Pero hanggang twice mo lang siya pwedeng gamitin guys. Kasi sa pangatlo, hindi na siya kakapit. I don't know why. Siguro gawa ng nadadry na yung, ano, yung wax. Kaya hindi na siya nakakapit. Ayun. Tapos, ulitin mo lang ulit kung saan yung part na may hair hanggang sa matapos mo. At first, ulitin ko guys. At first, medyo masakit siya talaga. Pero tolerable naman kasi itong kind of wax na to, cold wax, is less pain daw. And for me, less pain naman siya talaga compared sa, natry ko yung ano eh, yung tinutunaw na maliliit na balls ba yun, na ewan ko, para siyang sago. Natry ko yon guys at masakit siya. Yun, masakit talaga. Pero kaya nag-stop ako, hindi ko siya ginagamit na ulit. So, naghanap ako ng cold wax na ganito na pwede down there.
Yun, ito yung nakita ko. So, itinaray ko, hindi siya ganun kasakit. Nandun yung pain, syempre, first time. Hindi siya ganun kasakit. Pero, tolerable, as what I said nga, tolerable naman siya. So, kaya, kaya naman, guys. Kasi ako, kaya ko. And then, guys, after kong ma-wax yung lahat-lahat, ginagamit ako siya ng moisturizer. Ito yung gamit ko, E45 cream, guys. Kasi sobrang, ano niya, sobrang, yeah, moisturizer talaga siya. Ayan siya, white din siya. Hindi, konti lang, ma-moisturize mo lang yung part na yon. Ma-feel mo is smooth kasi gawa nga ng, as in, dala lahat ng hair mo. Ayun guys, that's it for this video. I hope you enjoyed this video. I just want to share you, kasi quarantine ngayon, di ba, bawal lumabas. So, I just want to share you how to do waxing at home na easy lang. Kasi sobrang easy lang nito guys. Pag nasanay kayo, sobrang dali na lang. So, I hope you enjoyed this video guys. And don't forget to subscribe and like this video. And comment na rin kayo if nagwa-waxing kayo guys. Share lang, di ba? Ayun, thank you for watching. See you on my next one. Bye! Thank you.